Teacher Herlene, kamusta ang buong isang linggo ninyo? Mabuti! Maraming salamat, Royal Kids, dahil hindi kayo nagsasawang magpuri kay Lord. Maraming salamat din po sa mga parents at guardians na patuloy na sumusuporta sa ating mga kids kapag online Sunday school. Royal Kids, makinig tayo na mabuti dahil meron tayong short piece mamaya. Excited na ba kayong mag-aral muli tungkol kay Jesus? Excited na rin ba kayong gumawa ng mga activities at mag-memorize ng Bible verse at i-share ito sa ating mga kaibigan, ang mga natutunan natin tuwing Linggo? Royal Kids, ano pang hinihintay nyo? Tara na, ihanda na natin ang ating mga sarili sa pag-awit, pagsayaw, pakikinig at pag-aaral muli tungkol kay Jesus. Excited na rin ako! Tara! Naniniwala rin ba kayo na kahit kailan ay hindi niya tayo pinababayaan? Tama kayo! Ngayong umaga, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon kapag wala tayong Jesus Christ sa buhay natin. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano naman ang sitwasyon kapag kasama natin si Jesus Christ. Tara! Simulan na natin, Royal Kids! Anong nakikita nyo? Tama! Meron akong pitchel na may lamang tubig, baso, at tissue. Sa tingin nyo, Royal Kids, ano kaya ang gagawin ni Teacher Ira sa mga ito? Tara, alamin natin! Para mas maunawaan nyo ang gagawin ko, ibibigay ko muna sa inyo ang paliwanag at simbolo ng mga gamit na ito. Ang tissue ay sumisimbolo sa ating mga tao. Ang baso ay sumisimbolo kay Jesus. At ang pitchel na may lamang tubig ay sumisimbolo sa mga problema, pagsubok, at sa kaaway sa ating paligid. Una, ito ang mangyayari sa atin kapag hindi tayo humingi ng tulong kay Jesus. Nakita nyo ba yun, Royal Kids? Malulunod tayo sa ating mga problema kapag hindi natin kasama si Jesus. At hindi rin natin kayang proteksyonan ang ating mga sarili
kapag wala ang kanyang tulong. Pangalawa, ito naman ang mangyayari sa atin kapag kasama natin si Jesus at kapag humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Excited na ba kayong malaman kung anong mangyayari sa Teacher Royal Kids? Sige, bumilang tayo ng tatlo bago ko iangat yung baso. Isa, dalawa, tatlo! Nakita niyo ba yun, Royal Kids? Hindi nabasa ang tissue. Nangangahulugan lamang ito na pinoprotektahan tayo ni Jesus sa lahat ng pagkakataon. Nakaka-amaze si Jesus, di ba? Alam niyo ba, Royal Kids, na meron ding kwento sa Bible patungkol sa ginawa ni Jesus kasama ang kanyang mga disciples habang nagbabangka sila? Ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 8 verse 22 hanggang 25 na may pamagat na pinatigil ni Jesus ang malakas na bagyo. Sumakay sila noon sa bangka para tumawid sa kabilang ibayo. Habang sila ay naglalakbay, nakatulog si Jesus. Biglang nagkaroon ng malakas na bagyo at unti-unting pinasok ng tubig ang kanilang bangka. Natakot ang mga disciples kaya ginising nila si Jesus para sabihing lulubog na sila at nasa panganib sila. Alam niyo ba, Royal Kids, na katulad ng tissue na nasa baso kanina, hindi sila napahamak sapagkat kasama nila si Jesus at pinatigil niya ang malakas na bagyo. Nakaka-amay si Jesus, di ba? Palakpakan natin siya! Gusto ni Jesus na maalala natin na siya lang ang nag-iisang protector natin. Itinuturo niya rin sa atin na hindi natin magagawang iligtas ang sarili natin kung wala ang tulong niya. Lagi nating tandaan na katulad tayo ng isang tissue na malulunod kapag mag-isa lang. Kailangan ng tissue, ng baso, para hindi ito mabasa. Kailangan natin si Jesus para iligtas tayo sa iba't ibang kapahamakan katulad ng bagyo o ng kahit ano paman dito sa mundo. At ngayon naman, Royal Kids, ililid ko kayo sa isang prayer for protection. Pero sa prayer na to, ako muna yung mauunang magsalita, tapos susundan nyo yung bawat sasabihin ko. Okay ba yon? Royal Kids, tara pray tayo. Hilingin natin sa Lord ang protection niya sa bawat isa sa atin. Sundan niyo ako sa panalangin, ha? Let's close our eyes and bow our heads. Lord Jesus, salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat po dahil ligtas kami sa nakaraang mga bagyo at pagbaha. Alam po namin na ililigtas mo rin po kami sa iba pang kapahamakan. Tulungan mo po kami na laging magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naniniwala po kami na hindi mo po kami pababayaan. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa inyo, Royal Kids! Naway may natutunan kayo sa ating lesson ngayong umaga. Sa susunod ulit na linggo, ha? Paalam! Magandang araw, Royal Kids! Para sa ating activity ngayong araw, tayo ay gagawa ng verse frame, kung saan ito ang magsisilbing paalala sa atin na tayo ay laging pinoprotektahan ni Lord. Kaya, ihanda na natin ang ating colored papers at bond papers, glue, ball pen o lapis, gunting, at iba pang coloring materials. Handa na ba kayo? Tara! Let's start!
Una, kumuha ng isang bond paper at colored paper. Sa tulong ng ating guardian, gumupit ng strips mula sa colored paper na magsisilbing border ng ating frame at idikit ito sa bond paper katulad ng nasa larawan. Pangalawa, isulat sa gitna ng bond paper ang Bible verse from Nahum 1 verse 7. The Lord is good, He protects those who trust in Him in times of trouble. Nahum 1 verse 7. At pangatlo, maaari mo rin itong lagyan ng design gamit ang iba pang coloring materials. Ayan, tapos na tayo sa ating verse frame, Royal Kids. Pwede na natin itong i-display or idikit sa ating kwarto, wall, or refrigerator para lagi natin itong nakikita at nababasa. Kaya Royal Kids, tatanungin ko kayo, kailangan ba nating matakot sa mga problema o sa mga bagay na ating kinatatakutan? Hindi, syempre! Dahil kasama natin si Lord at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Lagi natin siyang kasama at handa niya tayong tulungan at protektahan. Kaya tandaan ang ating nasa verse frame, Royal Kids. The Lord is good, He protects those who trust in Him in times of trouble. Nahum 1 verse 7. Royal Kids, handa na ba kayo sa ating short quiz? Kung ganon, magpatulong ka na kay Mama at Papa o nakakatandang kapatid na i-comment ang iyong sagot sa ating comment section at doon namin i-check ang inyong mga sagot at kung sino ang makaperfect sa ating short quiz ay merong premyo. Excited na ba kayo? Sige, simulan na natin! Una, ano ang sumisimbolo sa baso, tissue, at pitchel na may tubig? Pangalawa, ano ang pamagat ng kwento? Pangatlo, anong verse ang ginamit sa kwento? Pang-apat, ano ang sinakyan ni Jesus at ng kanyang mga disciples? Pang-lima, sino ang nagbibigay protection sa atin? Wow, magaling Royal Kids! Isang finger heart nga dyan kung nag-enjoy kayo sa ating online Sunday school. Nakaka-amaze talaga ang bawat ginagawa nyo, Royal Kids. Kaya huwag nyo kalimutan mag-send ng videos at mag-invite ng friends na mag-send ng videos at pictures para ipakita natin sa susunod na linggo. Maraming salamat, Royal Kids! Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo. Bye-bye!